dati po, yung ilog ngayon, malinis pa ngayon, hindi na dahil marumi na. Opo. Sino po mayari ng dam site? Si Pablo Flores po. Kapitan! Po. Itigin niyo na po yung pagtatapon ng basura diyan sa barangay Gitnang Bayan 2. Itigin niyo na po yung dam site niyo, yung dam site operation niyo diyan. Stop it. Okay? Opo, opo. Sir Jose, balikan po namin kayo Monday o Tuesday. By then, nahakot na po yung mga basura at mapapahinto na po yung pagtatapon ni chairman ng mga basura sa lugar na yon. Yes po, sir. At we will do that as immediately as possible. Kamusta po kayo after po ninyong lumapit sa aming programa kahapon? Masaya po kami kasi magkakaroon na po ng solusyon yung aming problema na ma-actionan na po ng rapid po in action. Ang nirareklamo nyo nga po ay yung tambak po na basura doon po sa lupa po na pagmamayari ni CAP. So gaano na po ba katagal itong perwisyo sa inyo pong mga kabarangay? Nag-start po siya 2019, 2018, basta mga ganong year. Pagkatapos po, napahinto nga siya ng dating administrasyon. Pero nitong huli, tuloy-tuloy na naman po. Yun po, kaya nga po nagkaroon ng lumalabas na yung katas doon sa sapa. Yun po yung naging problema namin. Kailan po nagsimula na kumatas ito sa inyong sapa? 2021 po, yun 2021. Yung maitim na katas na po ang lumalabas. Yung mga video po na nakita namin, kailan po yun? Yun po, yung time na yun, yung nakita na namin yung katas, yung no, hindi na namin nagagamit yung sapa, mabaho na siya, tapos yun nga, namakati na daw sa balat. Kaya yun yung start na talagang alam na namin sira na po yung tubig, na sira, na apektado na po nung basura. Kaya nga po ng pinangako po ni Senator Raffy Tulfo ay tutulong po kami para po magawan ng solusyon ito pong inyong problema doon sa tambak na basura na ginawa nga pong dump site para po mapakinabangan nyo na po yung sapa. Mildred, pwede nyo po bang isalaysay sa amin kung anong nangyari dito sa inyong sapa? Ito pong nakikita ninyong maitim na katas na nanggagaling sa taas, yan po yung nakakonekta doon sa dam site ni Kapitan Pablo Flores. Yan po yung katas ng basura na sinasabi niya na lilinisin na daw po niya simula ngayon. Ipapasara na po ng local government. So ma'am, gaano na po katagal itong katas na ito? Kasi mapapansin po namin sobrang itim, parang tinta ng ballpen. 2021 daw po, kumakatas na yan eh, na ganyang kulay ng tubig ang lumalabas, 2021 pa. So sa tagal, kaya siguro naging, nagmarka na siya sa tubig dito sa sapa. Yan na yung naging epekto na bumaho na siya talaga. Pansin din po namin, sobrang baho niya, so wala na rin talagang nakakaligo at nakakapaglaba dito. Opo, wala na po. Meron po sa taas, pero dito po nakakatakot na kasi nga, yun nga sabi nila, pag naapakan mo raw po yung tubig, makate. Raffy Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong Raffy Tulfo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tultukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan, maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga taong na binuhay ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Sa part po ng LGU, ano po ba yung ating gagawing aksyon sa ngayon para po masolusyonan yung problema ng ating mga constituent? Kaya po nagpadala kami ng isang payloader at pasunod na rin po yung backhoe at yung mga truck para po mahakot itong mga basurang ito sa lalong madaling panahon. Rest assured po na ito po ay amin pong gagawin hanggat maubos itong basurang ito. Kapag po nalinis na po ito at wala na pong basura, so ano po ba yung masisigurado natin para po itigil na po yung pagtatapon ng basura dito?
Katulad po ng nasabi ko po sa programa ninyo kahapon, tayo po ay nagbigay ng citation order para po matigil ang pagtambak ng anumang basura. Subalit nga po ngayon po state of calamity, kaya po umiikot po lahat ng aming mga cleaning at clearing operations. At ito po ay kasama sa aming mga tutulungan para po mapabilis ang paghakot ng mga basura at mailagay sa tamang landfill or sa transfer station. Ito na po yung last po na pagtatambak dito ng basura. Yes po, yun po rin po yung nakalagay po dun sa ating citation order. Ito po yung ginamit lamang na temporary tambakan dahil nga po dun sa nakaraang bagyo. Po, ano po ba yung ating masasabi regarding po dito? Una-una, nagpapasalamat po ako sa ating LGU kay Mayor Omi Rivera at kay admin sa mabilis ang pagtulong dito sa amin. At ako po humingi ng sorry sa mga sinasabing naging tapunan ko po ito ng basura. Ito po ay galing po sa Bensonville Subdivision na basura. Pansamantala ko po munang inilagay dito upang may paglagyan kagad ako at maaksyonan ko ang aking mga constituent. Admin, ano na lang po yung inyong magiging mensahe sa ating mga constituent? Hindi po tumitigil ang pamahalaang bayan at ang mga pamahalaang pambarangay. Nagtutulong-tulong ang mga volunteers, mga homeowners association, mga iba pang civil society organizations. Tuloy lang po, sama-sama po tayong makakaalpas sa pagsubok na ito. At huwag po kayong mag-alala, kasama niyo po ang ating LGU, ang pamahalaan ng ating punong bayan, Mayor Omi Rivera, upang matugunan ang pangangailangan katulad nito sa paghahakot at pagki-clearing ng mga basura. Maraming salamat po. Ating binalikan itong sinasabing tambak na basura dito sa Barangay Gitnang Bayan do San Mateo Rizal. At makikita nyo sa aking likuran, ito ay malinis na at wala ng basura kumpara nung mga nakaraang araw. Ayon sa LGU San Mateo Rizal, inabot ng 2 araw ang kanilang clearing operations para maging malinis ito. Sinisigurado rin ng pamahalaan na kanila itong tututukan para hindi na tumuloy pa ang anumang operasyon. Ay natapos na po ang clearing operations at paglilinis po ng basura dito po sa inyong garahe. So ano po ang naging paraan natin para po mas maging mabilis ito? Ginamit ko na po yung aking mga dump truck tsaka po yung aking backhoe para po mapabilis lang yung paglilinis. Ito rin po yung ginamit ko nung hinakot ko po yung mga basura doon po sa Bensonville Subdivision. Ano na lang po yung mensahe nyo sa mga kabarangay po natin dito sa Gitnang Bayan Dos? Sa mga taga Barangay Gitnang Bayan Dos, ako'y nagpapasalamat din sa inyo. Siyempre po, at pare-pares na rin po tayo nagkaroon ng lesson dito. Sana po maging maayos po tayo sa pagtatapon ng basura. Katulad yung sapa na sinasabi po ninyo, iwasan nyo rin pong magtapon ng inyong mga dumi sa sapa. Yun lamang po. Maraming salamat po sa Rapi Tool po na nagawa na po ng aksyon yung aming matagal ng problema about po dito sa sapa, sa Abuab. Thank you po, Idol Rapi. Salamat po. Idol Rapi Tool po, ikay sandalatang mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos ama, nakamasig sa'yo, ikay ginagabay. Marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong binalik mo ang ngiti sa mga labi, binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng ustisya, mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira, mga pinagbating kaibigan na nagkaingitan. Masasamang banta ay nagawa mong mapigilan. Ikaw ang naging takuan ng mga inaabuso, at dahil dun saludo sa'yo ang ating pangulo. Napakasarap na merong tulad mong aming takuan upang makamit namin ang asam na katarungan. Dahil sa iyo, di na kami pwedeng apak-apak.